Minamahal kong bayan ng Diyos, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magpuri tayo at magpasalamat sa Panginoong Diyos sa napakalaking biyaya na pinagkakaloob niya sa umagang ito sa Diocese of Caloocan sa katauhan ng dalawang kapatid natin, sina Randy at Ray Larius, na ordinahan sa ministeryo ng pagkapari. At natutuwa ako na makasama ngayong umaga ang ating minamahal na Obispo Emerito, Bishop Deogracias Iñiguez, gayon din ang buong kaparian ng Diocese of Caloocan, gayon din ang maraming mga panauhing mga pari mula sa iba't ibang mga dioseses, gayon din ang mga relihiyoso na naririto ngayong umaga, male and female religious partners of the Diocese of Caloocan. Mukhang ang ikmas po ay full force, pati ang mga seminarista ay naririto, and I'd like to welcome all of you. Salamat din sa presensya ng maraming mga kaanak, mga kaibigan nitong dalawang candidates natin for presbyteral ordination ngayong umaga. Alam ninyong umaapaw ang aking puso sa tuwa sa umagang ito dahil sunod-sunod ang naging mga ordinasyon natin nitong 2024. Napakalaking biyaya. Bagamat ako ay natutuwa, ako'y nakikiusap pa rin sa inyo na samahan kami sa pagdarasal, pananalangin para pagkalooban pa tayo ng Panginoon ng mas marami pang mga bokasyon para sa ordained ministry dito sa Diocese of Caloocan, dahil alam niyo po, nagkakasakit na rin at tumatanda na rin ang ilan sa amin. At hanggang ngayon ay umaasa pa rin tayo sa partnership sa maraming mga religious partners, male and female religious, lalo na ang mga nagpapatakbo sa ating mga mission stations dito sa Diocese of Caloocan. Sa maniwala kayo't hindi, lalabing dalawa lang ang ating mga seminarista ngayong kasalukuyan. Dahilan para kayo ay manalangin ng taimtim upang pagkalooban pa tayo ng Panginoon ng mas maraming bokasyon sa Diocese of Caloocan. Isang bagay lang ang gusto kong linawing mabuti sa okasyong ito ng inyong ordinasyon, Randy at Ray Larius. Hinihirang kayo mula sa araw na ito, hindi upang maging kapalit, kundi upang maging kinatawan ni Kristo. Sa English, not as substitutes but as representatives of Christ. Para maging malinaw ito, kailangan laging bumalik sa pundasyon ng pagiging Kristiyano ang maging kabahagi ng katawan ni Kristo. Paano ka kakatawan kay Kristo kung hindi ka muna naging bahagi ng kanyang katawan? Sabi nga ni San Juan, o ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ang puno, tayo'y mga sanga. Kung di tayo nakaugnay sa kanya, wala tayong magagawa. Take note, Randy at Ray Larius, ang sinasabi kong ito ay hindi lang para sa inyo, kundi para sa lahat ng binyagan, lahat ng kapwa-alagad natin, laiko, relihiyoso, o kapwa inordinahan. Ang bokasyon ng pagiging kinatawan ni Kristo ay hindi monopolyo ng mga inoordinahan. Kapag inangkin natin ang pagiging kinatawan ni Kristo, noon na nagsisimula ang klerikalismo. Yun na ang nagiging simula ng pagkakaroon sa simbahan ng mga leader na maghahari-harian
mga pinunong ilusyonado porket sila'y inordinahan. Akala nila sila na ang Messiah o ang appointed Son of God o ang Good Shepherd, ang manunubos, ang hinirang na anak ng Diyos, ang mabuting pastol. Yun na ang simula ng pag-aasta bilang kapalit o substitute imbes na kinatawan o representative. Alam nyo, meron hong tawag sa ganitong klaseng sakit. Sakit yun eh, sakit. Isang mental health disorder. At isa sa mga ikinatutuwa ko ay ang ministry ng nanay mo, Ray Larios. Isang bagong ministry sa Diocese of Caloocan, which we call Kaagapay, pag-alalay sa mga nagsasuffer ng iba't ibang klaseng mental health issues. Sakit ang mag-ilusyon na ikaw ay ang manunubos. May tawag dyan ang mga psychologists. Messianic complex. Mga taong hibang o nag-iilusyon na sila ang magliligtas sa mundo. Sa mga nahihibang, ang madalas na magsilbing gamot ay simple lamang. Anong gamot? Pagkakamali, pagkakasala, o karanasan ng kapalpakan. Gamot? Oo naman. Pwede palang magsilbing gamot ang ating mga kapalpakan? Opo. Kapag naging daan ang ating mga kapalpakan sa pagkamula na hindi pala tayo mga anghel na walang pakpak, hindi tayo mga Diyos-Diyosan na kailangang nakatungtong sa pedestal. Tayo ay tao. Hindi natin kailanman dapat ikahiya ang ating pagkatao. Oo, taong marupok pero taong marangal. Taong sabay na makasalanan at banal. Pinaging banal. Hindi buburahin ng ordinasyon ang inyong mga kabulastugan. Randy at Ray Larios, hindi buburahin ng ordinasyon ang udyok ng laman. Hindi naman magic ang gagawin natin ngayong umaga. Ipapatong ko ang aking mga kamay sa inyong mga ulo. Pero hindi nito may aalis ang mga balakubak sa inyong ulo. Andyan pa rin yan pagkatapos ng ordinasyon. Mananatili pa rin ang inyong pagkatao. Sampo ng lahat ng inyong mga kahinaan. Hindi kayo inoordinahan dahil kayo'y santo. Kung minsan tulad ni San Pablo, mararanasan din ninyo ang halos magmakaawa sa Panginoon. Lalo na kapag nangingibabaw ng kahinaan natin, magmamakaawa kayo na kung maaari ay alisin na ng Panginoon yung tinatawag ni St. Paul na thorn in the flesh, tinik sa laman. Lalo na kapag ramdam na ninyo ang udyok at kirot ng laman. Hindi aalisin ng ordinasyon ang udyok at kirot ng laman. Pero kapag pinanghihinaan na tayo at nagmamakaawa sa Panginoong alisin ang ating kahinaan, ang isasagot lang niya ay tulad ng sinagot niya kay San Pablo. No, my grace is enough for you. For in weakness, power reaches perfection. It is when I am weak that I am strong. Hindi, biyaya ko lang
ang sasapat sa inyo. Umasa kayo sa lakas ko, hindi sa sariling lakas ninyo. Sa kahinaan nyo lang mararanasan ang tunay na lakas ng Panginoong humirang sa inyo. Narinig ho ninyo ang pahayag ng propeta Isaías sa ating first reading. Hinirang niya ako upang dalhan ng mabuting balita ang mga dukha. Pagalingin ang mga pusong sugatan. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sino bang gagawa ng lahat ng ito? Randy at Ray Larios, hindi kayo. Kundi siya sa pamamagitan ninyo. Kikilos siya sa pamamagitan ng ating abang pagkatao. Tandaan, wala tayong anumang magagawa kundi lamang sa lakas niya, kundi lamang sa ngalan niya. At upang mapangyari niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating abang pagkatao, pinababaunan niya tayo ng Espiritu Santo. Upang sa pamamagitan ng paglukob niya sa ating katawan, magagampanan natin ang pakikibahagi sa buhay at misyon niya bilang kanyang mga kinatawan. Minamahal kong mga kapatid na oordinahan, may isa pang salita na malapit sa kinatawan. Kaibigan. Ang kaibigan. Hindi magiging mabuting kinatawan ang hindi muna naging kaibigan ng mabuting pastol. Sino ba ang pastol ng kawan? Eh di siya lang. Sino ba ang paring naghahandog ng natatanging sakripisyo sa misa? Eh di siya lang. Sino ba ang korderong tutubos sa sangkatauhan? Siya lang. Pero kinakaibigan niya tayo. Pinupuspos niya tayo ng banal na espiritu. Inaangkin niya tayo bilang kabahagi ng katawan niya. Lahat tayo, laiko, relihiyoso at inordinahan para makibahagi sa buhay at misyon ni Kristo sa iba't iba at natatanging mga ministeryo o mga pamamaraan ng paglilingkod. Hindi mas importante ang pagpapari kaysa paglelektor. Yan ay parehong kaloob. Tayong mga inordinahan sa paraan ng pamumuno upang walang ibang uulo sa simbahan kundi si Kristo. Yun lang ang dahilan kung bakit tayo leader sa simbahan, upang walang ibang uulo sa simbahan, kundi si Kristo. Magpastol upang walang ibang maging mabuting pastol sa kawan, kundi si Kristo. Kahit sa pamumuno, kinatawan lang tayo, hindi kapalit. Kaibigan at kapanalig ng nag-iisang pari ng simbahan, ang nag-iisang pastol ng kanyang kawan upang kumilos ang buong katawan, upang gumalaw ang lahat ng kabahagi ng kanyang katawan bilang kanyang mga kinatawan. Naglilingkod tayo sa simbahan upang ang buong samahan ng mga alagad at sugo ni Kristo, laiko, relihiyoso at inordinahan, ay maging sambayan ng naglilingkod sa lipunan at sa sanlibutan upang magpatuloy sa pamamagitan ng simbahan ang patuloy na gawain ng paglikha
ang pagpapanibago at ang pagtubos ng Diyos sa sandaigdigan. Yun lang. At ang lahat ng ito ay magaganap lamang sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo, at kay Kristo. Sa Kanya lamang ang lahat ng kaharian, ang lahat ng kapangyarihan, at lahat ng kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.